Good morning po. Magluluto po ako ng sinigang na bangus. So, prepare ko po muna. Tapos, nahiwa ko na po yung luya, kamatis, bawang, at ito po yung magic syrup, and then sinigang mix. Tapos, hahaluan ko po siya ng kangkong. So, masarap po ito. Kasi sinigang po, yun na, ano, sinigang na bangus with kangkong. Okay po. So, para po hindi mag, ano, mag, para hindi po magkulay sa aking kamay yung kangkong, ginamitan ko po siya ng gunting kasi magmamantya po kasi sa kamay, sa kuko yung ano, yung dagta po niya. So, ito po talaga ang panghalo, yung sinasabi po nila na ano, parang kangkong na kamote. Kasi po dito sa ano, sa dito po kasi kami sa Mindanao, so hindi pa ako nakakita ng ganito doon sa amin sa Ilocos, pero dito po sa Mindanao ay sa Buanga ay ganito po karamihan, parte po ng ano, kasi kung saan madistino kasi ang asawa ko, so masama po ako, so itong ganito na ano, na kangkong, ang tawag po nila nito eh, parang ano, no, this is not kangkong, kamote, yung kamote po ito na parang kinangkong, yung parang kangkong po ang style. So hindi po ito kangkong, akala ko kangkong ito kahapon. So, ito pala yung ano, yung kamote na tinatawag nilang kinangkong ba yun? Ewan, paano po sa ano ng Bisaya. So, marami po kasi dito sa ano, sa Sambuanga yung ganitong ano, ganitong kamote. So, ang sabi kasi nung nagbebenta kahapon ay kangkong daw po. So sabi ko masarap i-adobo ang kangkong, pero ngayon nakita ko ngayon umaga, kay sabi ko ihalo sa ano, i-adobo ko sana, pero bumili po yung asawa ko ng ano, ng itong bangus po, eh malalaki, masarap po sabawan yung ano niya, yung ulo malalaki, and then po yung gitna. So, kasi ihaw ko po sana yan, pero sabi ng asawa ko, ano na lang, magsabaw na lang po ako. So, ayun, masarap sana inihaw, pero lagi na lang po kasi walang sabaw yung inuulam namin kung minsan. Yun lang, makaano lang ako ng ano, ng sabaw. Ayaw ko naman po yung lagi karne kasi high blood po ako. So, kailangan din po namin ito mag-asawa ng may gulay. Kasi, pero pag gabi na po, hindi po kami naggugulay kasi parehas na po kaming ano, senior citizen. So, kailangan po sa tanghali lang po ang gulay kasi pag may ano na po, senior citizen ka, ako na lang po kasi senior naman na talaga kami mag-asawa. So, mahina na po kasi pag yung may edad na, mahina na po ang pang ano, ang pangtunaw. So, at saka okay din po ito na magkaroon po ng mga gulay na kinakain kasi nakakalinis po sa bituka. Iwas sakit ba? Kasi may edad na, alam nyo naman po pag may edad na. Pero kahit na may edad na, sweet pa rin kami ng asawa ko. Minsan mag-date po kami sa labas,
magkain sa labas, pero hindi po maganda yung puro pagkain po sa labas. So, i-end ko na po ito kasi kumukulo na po siguro yung tubig. Bago ko kasi ilalagay yung mga ingredients, itong ingredients po, ay pinapakulo ko muna yung tubig para mas maganda po siya. Okay, thank you po for watching.